Papakita ko sa inyo guys ngayon yung top 15 out of 140 plus na different tarantula natin. Kaya umpisahan na natin to. Unahin natin yung nasa top 15. Ito na yung top 15 natin. Ang Chilobrachis pimbriatus. Ang common name niya ay Indian Violet. At isa siyang burrowing spider. So, try natin pakainin pero mukhang hindi nakakain to. Dahil kita nyo naman yung abdomen niya. Sobrang laki. Pero subukan natin. Baka sakaling kumain. Ang ganda ng pattern ng abdomen niya. At isa siyang old world tarantula. Ayaw na niya kumain, so ibig sabihin niyan, pre-molt na siya. At ito ay female. So, dagdag na naman sa ating collection. Ito naman yung nasa top 40 natin, ang Haploclastus debamata, ang LSD Earth Tiger. Isa din siyang old world pero fossorial. Ibig sabihin, sa ilalim siya madalas. At madalang ko ding makita to, kaya subukan natin kung kakain. Ang growth rate niya ay mag-fast. So, makikita agad natin yung coloration niya kahit slim pa lang. Tingnan natin kung kakain. Wala, ayaw kumain. Subukan na lang nating palabasin. Ito yung kulay niya. Alam niyo na kung bakit nasa top 14 siya. Tingnan niyo kulay ng legs, carapace at abdomen. Ito naman yung nasa top 30 natin, ang Teraposinae Cusco. Ayun, kumain, kaso hindi rin natin nakita. Pero subukan natin palabasin. Ayan siya. Wala siyang masyadong information sa Google, kaya wala tayong masabi. Pero isa siya sa maganda sa collection ko. Ito ulit ang Teraposinae Cusco. Tingnan niyo yung coloration niya. Isa siyang terrestrial tarantula. Ito naman ang Gramostola rosea natin, ang red color form, at ang common name niya ay Chilean rose tarantula. Isa siyang terrestrial at new world tarantula. Subukan natin pakainin. Yun. Alam niyo na kung bakit siya tinawag na Chilean rose, dahil nakikita niyo yung kulay niya. May pagka reddish.
isa ito sa pinaka-docile at advisable para sa mga beginners. Kaya next na tayo. Ito naman ang ating Dolichotela diamantinensis. Common name ay Brazilian Blue Dwarf Beauty. So, alam niyo na kung bakit siya tinawag na dwarf. At para siyang mini version ng Chromatopelma cyanopubescens natin. Subukan natin siyang pakainin. Tingnan niyo yung kulay niya, halos pareho sa GBB. Ito yung pang top 11 natin. Or top 10 ata. Yeah, ito yung top 11 natin. Ang Dolichotela diamantinensis. Ito naman yung pang top 10 natin. Ang Formictopus Dominican Purple. So, alam niyo na kung bakit siya tinawag na purple. Dahil kita naman doon sa kulay niya. At subukan natin bigyan ng prickled na dubia. Tinatakbuhan lang niya. So, iwan ko na lang to. At balikan na lang natin mamaya. Ito naman yung pang top 9 natin. Ang Pampobuteus Ultramarinus. Subukan muna natin pakainin para hindi siya mag tago sa hide niya. Dito. Isa din siyang New World Tarantula. At isang opportunistic borrower kagaya ng Formictopus. Kagaya siya ng Formictopus Dominican Purple natin. Ayun. Hindi lang natin siya nakita. Isa din siyang terrestrial. Subukan natin tanggalin tong hide para makita nyo. Pero nandun siya sa sinundang video nitong clip na to dun sa pairing natin ng mga Pampobuteus. Nagdadalawang isip siya kung kakainin niya ba o hindi. Bigyan natin ng dubia, tingnan natin kung kakainin. Bahala na siyang mamili kung superworm or dubia yung kakainin niya. Ayaw niya sa pareho. So, hayaan na natin. Baka diet si ate. Ito naman yung pang top 8 natin. Ang Gamostola pulcra known as Brazilian Black.
hindi siya kagaya ng mga nauna natin at yung ibang kasunod na iba-iba yung kulay. Ito, ano lang siya, velvet black. Pero maraming gustong magkaroon nito sa kanilang collection. At kakamot lang niya. So, subukan natin pakainin. Uy. At super slow grower sila. Kaya super slow grower sila. Kaya medyo matagal pa bago natin makita yung adult coloration niya na velvet black. Pero isa siya sa mga sikat na tarantula sa hobby. Ito naman yung top 7 natin, ang Harpacteria pulcripes, known as golden blue leg baboon. So, isa siyang baboon, ibig sabihin, hindi siya lumalaki ng kagaya ng mga bird eater natin, kagaya ng Formictopus, Pampobuteus, at yung mga Teraposa. So, subukan natin pakainin. Isa siyang old world tarantula at fusorial burrower. Pero yung sa akin, medyo mababa yung substrate niya. Kaya wala siyang option na mag-burrow. Ayaw kumain. Ang gagawin ko na lang, ikakrush ko yung ulo ng superworm. Tapos iiwan ko dito, malapit sa kanya. Para hindi na mag-baro yung superworm natin. Kaya ako kinrush yung ulo, tapos babalikan ko na lang siya mamaya. Kinain din ng Harpacteria fulcripes natin yung superworm na iniwan natin. Ayan. Ito naman yung pang top 6 natin, ang Salmopius victory or victori, common name niya ay Mexican half and half. Subukan natin palabasin. At bigyan natin siya ng kaya niya kaya ang superworm. Subukan natin. Sa kabila siya lumabas. Hindi natin makikita. Lagyan na lang tayo ng photo nitong Salmopius victory para makita niyo yung coloration niya kung bakit siya nasa top 6. Sayang lang hindi natin nakita na lumabas siya. Ito naman ang nasa top 5 natin, ang Brassipelma hamori or hamurai, at common name niya ay Mexican red knee tarantula. Sa hobby, hindi tayo gumagamit ng common name dahil halos maraming magkakapareho ng common name pero magkakaiba ng species. So mas okay na gumamit tayo ng scientific name kahit mahirap bigkasin. Subukan natin pakainin to. Ayun. Siya ang first female sa collection ko. Nakuha ko siya August 2019, so almost 1 year and 2 months na siya sa akin. At
isa siyang terrestrial at New World tarantula. So good siya for beginners. At next natin. Ito naman ang pang top 4 natin. Ang Typoclinae celadonia. Ang Brazilian jewel tarantula. Kaya siya nasa top 4 kasi isa siyang trapdoor at hindi rin natin makita masyado yung ganda niya. Dahil super liit nila. Yan lang yung makikita natin sa kanya. Ito na yung top 3 sa most colorful tarantula sa collection ko. Ito ang Caribena versicolor or versicolor. Kung mag-aalaga kayo ng Caribena, mas okay na kunin nyo sila ng sling para makita nyo yung transformation ng coloration niya. Yung mga slings, kulay blue siya hanggang sa pagka-juvenile. Subukan na lang natin pakainin. Bigyan natin ng mealworm. Yun. Masyado ko napisa yung ulo ng mealworm. Pag juvenile, sub-adult at adult na sila, nag-iiba na yung kulay nila. Nagiging pula na. Kaya mas okay na kunin nyo sila ng slings. Buwang hindi pa ready kumain tong isa na to. Ang gawin ko na lang, pisain ko yung ulo ng mealworm. At iwan ko na. Ito naman yung top 2 natin. Ang Fossiliteria metallica. Common name ay Guti Sapphire Ornamental. Isa na siyang endangered dahil sa mga nanguhuli at nagbebenta nito sa wild. Kaya wag kayong bibili ng wild caught. Para hindi natin masuportahan yung mga nanguhuli ng mga tarantula or ibang hayop sa wild at hindi nila pagkakitaan, dahil habang may bumibili may manguhuli. Kaya doon lang tayo bumili sa mga trusted seller at breeder. Hindi tayo makakita ng takedown dito at nagbaro na yung super worm. Hindi ko na alam kung nasaan. Ayan yung adult female natin. Hindi natin siya makikita at ayaw niya lumabas. At nagte-threat pose din siya. Kaya hayaan na natin. At ang nasa top one natin, ang ating Chromatophelma cyaneo pubescens. Common name ay green bottle blue. At isa siyang New World tarantula at terrestrial. Subukan natin pakainin.
At kagaya siya ng Caribena versicolor na pag slings, iba yung coloration nila. So mas okay na bumili kayo ng slings nito kaysa adult na or juvenile para makita niya yung pagpalit ng coloration from sling to adult. Alam niyo na ko bakit nasa top 1 siya. Dito ko na tatapusin tong video. Hanggang sa muli. Salamat sa suporta at patuloy niyong panoorin ang ating channel, ang The Devourer.